The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Tol Mac Ignacio, balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo, Mac Serbisyo. Magandang hapon Pilipinas, kayo'y nakikinig sa pinakabago niyong aabangan tuwing Linggo ng hapon. Ito po ang Mac Serbisyo sa DZRJ Radyo Bandido at RJTV. Ako po ang inyong kaibigan, Darwin Shornak po. At ako naman po si Jessica David, sa ngalan po ni Tol Mac Ignacio. Ito po ang Mac Serbisyo. Sabi nga ni Darwin, ang bago niyong pinakaboritong aabangan tuwing Linggo. So, kamusta ka naman, Darwin? Ayos, very long week. Mukhang busy kayo ni Tolmac. Oo, medyo naging busy sa pag-iikot. Ang request naman ni Tolmac, sa susunod, bawasan na itong darating na Linggo, bawasan na yung pag-iikot niya. Medyo, ano yata, no? Sobrang loaded yata. Oo, dati 7 days a week. Ngayon, humihingi siya ng half. Kahit 3 times a week na lang. Para daw hindi na raw siya maka-absent dito rin sa radyo. Oo nga. Kaya nga naman sabi ko nga, nauunawaan natin kung bakit pagdating ng Linggo, talagang lobat ang ating Tolmac. Ano? Dahil super loaded ang kanyang buong Linggo sa pag-iikot at pagtulong. Ano? Mismo. Parang kulang yung araw sa kanya. Sa pag-iikot namin, kulang sa dami ng humihingi ng tulong. Sobra. Nakikita ko nga, syempre updated ako sa inyong Facebook page, no? Mm-hmm. Talagang, bawat araw nakikita ko bago yung post, tapos nandito kayo, nandito. Sabi ko, si Tolmac parang hindi napapagod. Oh, swerte na lang rin, dahil kahit papaano magkakalapit. Mm-hmm. Hindi na kami na-apekto ng mga matitinding traffic, lalo na nung panahon na ginagawa yung kalye namin. Yun, swerte na lang rin at nagagamit namin yung mga sasakyan, hindi masyado nakakapagod. Correct, no? At lalo pa, naku, mag-iingat kayo dahil summer na eh. Oo. Yung init. Sobrang init. Sobra. Parang paparating na. Ewan ko kung I'm not sure, no, kung na-declare na ba ng PAGASA na officially summer na. Parang hindi pa. Parang no? Hindi pa. Pero as early as February, medyo sinasabi na nilang parating na yung El Nino. At correct. Kung hindi ako nagkakamali, nabalita pa natin dito. Yes, nabanggit natin yung El Nino. No? Kasi nga nakaka-apekto siya sa, you know, sa ating mga pananim, ganito, ganyan. Number one. Oh. Yes, oo. And pati na rin sa atin, mga normal na nagtatrabaho. Kasi yung ating daily commute ay naapektuhan dahil sa pagod. Mas nakakapagod eh, di ba? Pag mainit, parang sa konti pa lang yung nilalakad mo, parang ang layo na ng nalakad. Correct. Parang pawis na pawis ka na agad. Kaya just imagine, yung mga MMDA enforcers natin. Di ba sila yung babad sa araw? Walang tigil, rain or shine, nandiyan yung mga yan. Kaya saludo, no? Saludo sa ating mga traffic enforcers. At mamaya, talagang sinegue ko yan. Mamaya makakausap natin, nakakapanayam natin ng MMDA about sa mga samot-saring topic na kailangan nating malaman about sa kanilang ahensya. Pero bago yan, bago tayo magkalimutan, Darwin, ang ating mga social media pages yan muna. Iniimbitahan ko kayo ulit na mag-like, mag-subscribe, mag-share ng Tolmac Ignacio at saka ng Mac Serbisyo po. Okay? Mananalo. Nung nakaraan, nag-usap kami ni Tolmac. Ang sabi niya, nasa 1.5 million in total na raw ang ipamimigay niya. Mm-hmm. Tapos ganun pa rin, may mananalo pa rin ng 100,000 sa lucky sharer po natin. Correct. At ito pa ang maganda. No? Meron tayong bagong pakulo, Darwin. No? Sa lahat, manatiling nakatutok sa ating FB Live dahil pipili tayo ng ating lucky commenter. Diba? Mananalo ng 500 pesos yung mapipili naming maganda ang pag-comment sa mga topics na ating pinag-uusapan. Yung nakakasabay sa topic natin. Yan, correct. No? Yan. Siyempre, mas maganda pag yung usapan natin dito, kasali kayo. Yan. Diba? Kaya comment na, i-comment na ang inyong mga reaction sa ating mga napag-uusapan. Baka meron kayong suggestions kasi lagi tayong may nakakausap mula sa ating gobyerno. Sali kayo sa topic namin at siguraduhin lang na naka-follow at naka-like din kayo sa official Facebook page ni Tolmac Ignacio kasi doon namin kayo
that would be the way para i-communicate sa inyo kung paano nyo makiklaim ang inyong premium. Yeah, nasa bahay lang, nasa bahay, nasa opisina, kung nasan man kayo, habang nagpapahinga kayo ng oras na to, manood kayo sa amin, tapos mag-comment lang kayo, at kung kayo mapipili, mabibigyan namin kayo ng 500 pesos. At saka sa mga susunod, antayin natin, marami pang pakulo yung ibibigay ng Max Servicio sa inyo. Malaking bagay ang 500 pesos, Darwin, di ba? Para ka na rin nagtrabaho. Oo. Di ba? Kayo nang bahala. Pwede. Actually, pinag-iisipan namin kung load ba o ano. Kaso, parang napag-usapan nga natin, mas maganda rin cash. Mas maganda yung cash. Kasi yung iba, may wifi naman sa bahay, ayaw ng gastusin niyan. Nasa loob lang naman sila ng bahay, hindi na sila maglo-load. So, mas magandang cash. Bala kayo, okay, bilhin nyo ng load, bilhin nyo ng pagkain. Ng merienda, hindi ba habang nakikinig kayo, meron kayong pa-milk tea, di ba? Ganyan, o nagkakape kayo, di ba? Para maganda ang siesta, ang resting time natin ngayong Sunday afternoon. Kasi alam naman natin, Darwin, ito ay panahon ng pagpapahinga. Yan. Ng mga uring manggagawang Pinoy. Deserve nyo magpahinga. Correct. Diba? Kaya hayaan nyo kami na samahan kayo sa pagpapahinga tuwing Linggo. Hindi ba? Habang at the same time, natututo din. Mm-hmm. Diba? Natututo, nagiging updated sa ating mga balita. And syempre, most especially, ang pinaka-aabangan dito ay yung serbisyo publiko ni Tolmac Ignacio. Ayan. So, manonood lang po kayo, magko-comment kayo, mababasa po namin yung comment nyo. Bago po matapos yung programa, malalaman po natin kung sino yung mananalo po ng 500 pesos sa inyo. Kaya comment na, like, at follow. So yun, speaking of nagdaang Linggo, Darwin, ano ba mga mainit na issue na pinag-usapan ng mga mamamayang Pilipino? Yeah. Nagtitrending na naman sa TikTok, sa Facebook, ang tanimbala. Ayan. Yan. Lalo na summer, marami ring mga umaalis papunta sa mga sa bakasyon. Malapit na po kasi yung bakasyon. May mga nagbubook na po papunta sa ibang bansa. Pero marami na ngayon sa kababayan natin ay nangangamba ulit. Dahil pagbalik ng tanimbala raw. Mm-hmm. Kasi this week, no, although parang sometime in January siya nangyari, Darwin, parang ngayon lang siya lumutang at napag-usapan sa social media wherein may isang pasahero, no? May isang pasahero na biyaheng Thailand silang mag-asawa. And then ang nangyari ay hinarang sila ng airport authorities kasi apparently at allegedly, meron daw silang nakitaan sila ng bala sa kanilang bagahe. And ang sabi naman, sabi nung pasahero na Pilipino, hindi sa kanya yun. Pero napansin niya na sa airport, parang may mga bumabangga-bangga daw sa kanya. Diba? Napansin niya na yun, tapos biglang ayun na, kinausap na sila ng authorities. Yan. Kasi sanay naman siya bumiyahe. Hindi normal yung pagbangga-bangga daw sa kanya. Yun. Kaya nung nangyari yun, Ayan. Yan yung habang sila kinakausap ng mga taga-Naiya. Natakpan lang, pero dun sa lower portion yan, makikita mo yung bala na naka-plastic. Actually, nakita ko rin yan. Nag-trending din yan na nung pinost yan nung sinasabi natin, yung pasahero mismo. Pero ang sagot naman daw ng Naiya is, bago nila hawakan yung bag, verified na ng machine na may bala talaga. So bago pa lang magkaroon ng human intervention, correct, is proven na, parang ganun, proven na ng machine na may bala to at automatic daw na hinihiwalay nung machine yung bag niya. True, no? Yun din ang sinabi ng security office nila na machine naman daw yung machine. Sakalang daw magkakaroon ng human parang nahahawakan ng kanilang mga tauhan kapag nakita na nga na meron, hindi ba? And ang sabi naman, no, ang nagsabi pala noon ay ang Office for Transportation Security o ang OTS. At ang sabi naman ng pasahero, hindi naman niya dinideny, meron naman daw siyang baril, no, pero hindi niya naman daw dala. At sabi niya, lisensyado ang kanyang firearm at that proves nga na hindi yun yung klase ng bala na ginagamit ng baril niya. Noong nakita ko yung interview ng babae, ang sabi niya parang, hindi ganyan yung mga bala ko. Yung mga bala ko mas magaganda. Yun din yung napanood ko, eh. Diba? Parang yun yung point, diba? Parang
Tsaka talagang ano, although sinasabi na ng OTS na talagang yung machine nila yung nakadetect nun, ginigiit pa rin ng mag-asawa na hindi talaga sa kanila yung bala. So yan ang tanong ngayon, yan ang misteryo. Pero hindi na malalaman kasi parang sabi ng pamunuan ng NAIA, hindi na nila to iimbestigahan. Yeah, hindi na nga. So hindi na natin malalaman talaga yung kung sino bang nagsasabi, kung si pasahero ba talaga o yung pamunuan ng NAIA. Mm-mm. Kasi hindi naman na naghahain ng reklamo, mm-hmm. hindi naman kinasuhan ng OTS yung mag-asawang pasahero. Kasi ang sabi nila, hindi siya isolated incident. Oh. In fact, common daw talaga yun. Mm-hmm. Na paisa-isa, may dala. Kasi nga daw tayong mga Pilipino, meron tayong pamahiin na ginagawang parang anting-anting yung bala. May niniwala ka ba rin? Hindi ko alam. Ikaw ba? Hindi rin. Kasi wala rin akong, never pa ako nakahawak, diba, ng baril. So, wala akong idea na may ganun, no? Hindi ako gun owner. So, kayo, di ba nagpa-practice, diba? Pero hindi. Narinig ko na siya before, yung ganitong klaseng pamahiin. Narinig ko na, pero kasi may, sigurado rin naman yung ibang mga kapulisan natin, may mga bala silang bit-bit, pero namamatay din naman sila eh. So, hindi ka naniniwala sa anting-anting, hindi, no? Hindi. Baka may mga anting-anting talaga na mga dinadasalan, yung mga ganyan. Tsaka siguro parang nakagawian na ng iba, ng ibang gun owners yun. Oo. Na parang pampaswerte siguro, lucky charm. Mahilig naman tayo mga Pilipino sa ganyan eh. Hmm. Mga lucky charm natin, mga kahit anong pwede nating gawing pampaswerte, di ba? Kaya siguro ganun. Mm-hmm, tama. Pero sabi mo na ito, nangyari itong incident ito, January pa. January, so, ang tagal na. Actually, nung binaligan ko yung balita, base sa balita, from January, hindi bagong insidente ito. Yes. From January hanggang March, meron sila mahigit 3,000. Ang dami, no? Pero hindi maingay. Walang issue ganito. Correct. Hindi. Yan din yung reaction ko. No? Imaginin mo, kung yung 3,000 na yun, nag-post lahat, edi grabe ang trending nito. Actually, no? Diba? Yung nakita ko rin yung balita na yan. So, ibig sabihin, kahit sabihin mo pa isa-isang bala lahat ng dinala ng 3,000 tao na yun. Kasi 3,000 post, 3,971 based sa last na, na message. Halos 4,000 in just 3 months, ha? Mm-mm. So, paano yung one whole year? grabe. Hindi, but itong pang 3,971, nasan yung 3,970? Mm-hmm. Hindi man lang natin nabalitaan, hindi man lang na-post, para mas maging aware yung mga tao na may ganito na pala. Totoo. Makukuha yung mga sides nila. Correct. Ito, ayan na. Meron na sa ating mga Facebook viewers ang nag-comment. Sabi ni Mayor Hekomo, sabi ni Sir Mayor, no? Nakakatakot na namang umuwi kaming mga OFW kung bumalik na naman ang tanim bala. So, OFW si Sir Mayor, no? Oo nga. Alam mo, kaya tuloy, Darwin, ang solusyon ng iba nating kababayan, ang ginagawa nila, pinaplastika na nila yung kanilang May pagkamahal pa naman ng maleta. Oo. Pinaplastik na nila yung kanilang maleta, dinodouble lock na nila, nilalagyan ng ano bang tawag doon, yung cable tie, para lang hindi na mabuksan. And parang ang sagwa lang tignan na, imaginein mo yung lahat ng pasahero ng NAIA naka-plastic. Oh. Parang, ano to? Parang ganito ba ka-dangerous sa Pilipinas? Parang ganun yung reaction eh. One time, nung aalis din ako, nagpunta ako ng airport, di ba pipila ka na sa, sa baggage? Nagulat ako may pila sa left side. Yung pala sa left side, yung plastikan. So, pati sa plastikan, ang haba na rin ng pila. Mm-hmm. Sabi, parang ganito ba yung ipapakita natin na parang tayo lang yung ganito. Ayun na nga. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot na kailangan pa natin gawin yung mga ganung klaseng bagay. Mm-hmm. To the point na maliit. Parang nakakatanggal ng job forms yun. Ano? OOTD mo, ha? Ganda-ganda ng OOTD mo papuntang airport, tapos biglang yung maleta mo nakabalot ng plastic. And worse, pag may bigla kang kukunin. Ayan, oo nga. Totoo, no? Pag biglaan kang may kukunin. Ang hassle. Hmm, kawawa naman. Parang ang hirap namang bumiyahe, hindi ba? Swerte lang, dahil itong babae na
na nakitaan ng may bala, Legislim, bala niya raw. Oo. Sinasabi niya na, ay, ang pinakita niya, buti na lang, dala niya yung license niya. Correct. So, paano yung mga kababayan natin walang license? Tanda ko, naging issue to, may way, way back nung panahon ni Pangulong Duterte. Matanda, as in senior citizen, may dalang bala, tinatanong kung, walang license, syempre yung matanda, nagkaroon ng malaking issue na parang itutuloy yung kaso nung panahon na yon. Kaya lang na dahil sa mga message ng taong bayan, bakit nga naman ipapa-aresto pa si Lola? Actually, hindi siya nakasampa si Lola dahil doon. Bakit pa ipapa-aresto? Sa airport din ito? Sa airport din. Halata naman kay Lola na hindi siya threat. Diba? Baka nga anting-anting, lucky charm. Hindi natin masabi. Oo, kaya ang sabi na lang ng NAIA para iwas hassle, kung may mga ganun ngang paniniwala, wag na lang daw magdala para hindi na maabala. Hindi ba? Yeah. Kung ano man yung mga pinagbabawal, firearms, bala, aerosol sprays, mga ganyan, wag nang dalhin sa NAIA. Lalo na kung wala kayong lisensya. Ayun, para iwas hassle. Isipin nyo, kawawa yung mga kababayan natin na mahuhulihan nito kasi pag kayo hindi nakasakay, pag tayo pala hindi nakasakay, automatic wala ka ng ticket . Paano yung lakad mo doon sa kabilang, sa pupuntahan mo sa point B, sigurado madidelay yan. Hindi ka makakakuha agad ng next na flight na ganun kabilis, ganun kamura. Tapos paano kung yung next flight mo medyo whole day na yung wala, dahil may mga flight na limited lang na lalo na yung mga province. Correct. So, malaking hassle sa inyo. Mas maganda tulad ng advice ng NAIA, wag na lang nating dalhin ito. So, kung yung mga pinaniniwalaan, may intindihan naman siguro tayo ng mga, kung saan man natin yan ipinagdasal, may intindihan tayo na hindi natin siya pwedeng dalhin. Kasi hassle. Oh. Pero ang tanong, yun ay kung may totoo talagang nagdadala pa, ha? Oh. Pero ang mahirap dyan, kung wala namang nagdadala, pero may, yun na nga, kung totoong may tanim or laglag bala na nangyayari, yun ang pangamba naman talaga . Yun, lalo na ng mga OFW. Yung since pinapalabas naman ng NAIA na, pinapauwi, dahil dun sa history ng January to March 3, alos 3,900, ano kaya yung mga dahilan na yun? Lahat ba ng 3,900 na yun sinasabi, anting-anting? Kaya nga . Na, yun yung nakaka-curious. Siguro subukan natin, malay mo, next week, makausap natin ang OTS, may makausap tayo, no? Para tanungin nga natin yan. Yung datos nila na libo-libong nahulihan ng bala, ano kaya yung dahilan nila? Bakit sila meron yung doon? Yung 3,900, gusto natin malaman kasi baka silang lahat sinasabing hindi kanila yon. O kaya silang lahat sasabihin na anting-anting yun para medyo mas ma-justify natin kasi hanggang ngayon, base sa tagapagsalita, nung nagsalita sa NAIA, ay baka anting-anting. So hindi natin alam yung datos. Hindi malinaw, no? Kung talaga bang yun yung sinasabi ng mga nahulihan . So baka maganda sana ma-educate din tayo. Baka talagang anting-anting ang tingin nila. So maglagay na rin tayo ng mga tarpaulin sa labas . Na magsasabing itong bala, kahit anting-anting siya, ay ipinagbabawal po ng batas. Kasi nga, baka marami sa ating mga kababayan ang hindi alam. Akala nila, kapag for display purposes, okay lang. Kasi di ba may iba, ginagawa pang kwintas? Di ba? So, dapat yun, di ba? For awareness, kailangan mabigyang linaw nga ng NAIA. Itong, ano ba itong 3,000 plus na numbers na ito, no? Kasi ano yung background? Tama, doon tayo, awareness ang kailangan natin. Doon manggagaling sa totoong buhay. Sa 3,900 na yan, sino ba yung nagsasabing anting-anting? Ano pa ba yung next na dahilan? Baka naman talagang trip lang nilang magdala ng bala, hindi nila alam. So, hindi lang tayo mag-educate tuwing nagkakahulihan. Sana mas ma-educate natin sila. Nung bago pa lang magkaroon ng hulihan, yung walang kaso. Kasi sabi nga, di ba, prevention is better than cure. Totoo. O, paano yung lakad nila na madidelay? Dahil talagang alam naman natin, di ba, pag ignorance of the law, excuses no one. Pero may ganun talaga may mga nakakalimot, nalilimot na, lalo na yung mga petty things lang like magdadala lang ng isang bala. Tulad ng sinabi nyo, sa 3,971, pinalusot nila to. I mean, hindi nila kinasuhan. What if yung
ganun yung maging knowledge ng tao na, ay pwede yan, palulusotin ako kasi iisipin anting-anting. Mm-hmm. Tapos pagdating doon, hindi siya pinalusot. E di na-delay na yung lakad. Correct, so, correct. So magbe-base na lang tayo ba sa paanong treatment na gagawin sa atin ng taga-immigration or taga-NAIA. Tama, so dapat talaga may process, may set in stone na pag ganito, isang bala lang, palusutin na natin. Correct. Oo, oh, that malinaw. Malinaw. Hindi yung kung anong mood, ano ba mood? Mm-hmm. Ano ba mood ngayon? Baka hindi tayo palusutin, wag na nating dalhin yung anting. Hindi consistent, ano? Oh, dapat consistent. Oo. Oh. Correct. No, hindi lang dahil, sige na nga, pagbigyan na natin ito, oh, di ba? Unfair. Unfair oh, yung ganun. Kasi baka may isa lang rin, may magdala, isa lang rin, pero suspicious looking. Mm. Kasi may iba naman, ano eh, medyo suspicious looking eh. Pero may dala niyan. Pero napakabait na tao po. Mm. Pag nahulihan nun, baka maging ang discretion ng gumawa is, ay nang nakahuli, is huwag pasampahin or huwag paalisin. So may mahirap. Dapat talaga may isa tayong proseso. Isang, anong gagawin natin pag nakahuli tayo ng isang maliit na bala or dalawang bala, tatlong bala, mm-hmm, gano'ng kalaki yung bala, malaki ba yung bala, yung gano'n. Mm-hmm. Kasi iba-iba yan eh, no? Oo. Wala akong idea sa mga bala. Iba-iba siya. Oo. So para alam natin, may baka naman yung bala. Meron kasi ako nakikita talagang anting-anting sa kwintas. Walang bala na walang pulbura talaga. Ah. So, okay. As in talagang for ano lang, aesthetic purposes tapos lang. Tapos may butas na rin. So yun ba? Counted yun. Counted yun or bawal din ba yun? Mm-hmm. Kasi talagang galing siya sa shell ng bala, ha? So, pag tinignan mo, bala talaga. Kaya lang nga, wala na siyang pulbura. Mm-hmm. Kumbaga, wala na siyang, kung sa threat at threat lang, wala nang threat para doon. Kaya ang magandang tanong doon, kapag gaganon ba, huhulihin din? Huhulihin pa rin. Oo, so, kasi bala pa rin eh. Tama. Mamaya kasi yung mga tao, hindi aware, dala nila yung kwintas na yun pagdating mm-hmm nila. Ang inaano ko po rito, yung sobrang delay, madelay ka. Mm-hmm. Ang hirap madelay talaga yung flight mo malipat sa ibang oras, sa ibang araw. Yung sa NAIA nga, pag nalilate yung mga aeroplano, nagkakagulo eh. Mm-hmm. Eh what more kung yung flight mo next, dahil sa simpleng mali lang, madelay ka. Ka. Oo, oh, malaking abala. Totoo, so, no? Mas maganda medyo, ilagay na, iset in stone na kung pagbibigyan yes nyo ba yung isang bala eh. Oh, alam ko bawal. Mm-hmm. Bawal. Pero malay natin, 'di ba, kung pagbigyan nila sa susunod yung isang bala, edi pwede na po kayo magdala ng anting-anting. Oo. Tsaka tama ka sa sinabi mo kanina, Darwin, no? Kung hindi pa ito nag-trending sa social media, hindi natin maiisip, oh, hindi mailalabas, wala tayong pakialam na meron na palang ganong datos na libo na. Yung na, alarming yung 3,000 for 3 months, ibig sabihin 1,000 cases in a month, 30, diba? Parang mag-average ng 30 cases per day. Oh, 900. Oh. Grabe. Imaginein mo yun, meron palang ganong mga insidente sa NAIA. Oh. Diba? And I think, it's time na talaga namang usisain din natin. Mm. Hindi ba? Wala namang masama eh. Hindi ba? Kumbaga, yun nga siguro yung kagandahan ng social media, nakukomplement tayong mga taga-media na nalalaman natin, nabubusisi natin yung, you know, sabi nga nila, yung mga maliliit na bagay eh. Mm. Hindi ba? Diyan nagkakaroon ng malalaking problema sometimes. Di ba? Yung katulad nga niyan. Akala natin simpleng nababangga-bangga ka lang sa airport. Yung pala, natatanimang ka na. Kasi diba? Pag nasa airport, medyo relax ka eh. Dahil alam naman natin, pag nasa loob ng airport, walang nang gagawa na hindi maganda. Kasi kita na, grabe ang CCTV. Security. Tsaka yung mga pumupunta sa airport, medyo ang iniisip ng tao, medyo mas may pinag-aralan, maayos. Mm-hmm. Hindi tayo hindi gagawa ng kalokohan. Pero nasaan man po tayo, kailangan magdoble ingat. Hindi po tayo pwede magpakakampante. Sayang, sa isang pagkakamali lang, ang laki ng delay na mangyayari po sa atin. So kahit sinong kasalamuan natin, mas magandang maging maingat po tayo. Correct, no? Kaya sa mga viewers natin, sa mga tagapakinig natin, no, parang katulad ni Kuya Mar na isang OFW, i-share nyo nga ang inyong saloobin tungkol sa issue na to kasi nakaka-apekto ito hindi lang para sa ating mga travelers, mm-hmm, no? Hindi lang sa ating mga local tourists, kundi lalo na para sa mga OFW. Mm-hmm. Yung anxiety niyan matindi. Mm-hmm. Diba? Lalo na ngayon mga lalabas ng bansa, mm-hmm, mga uuwi, yung
imbis na hindi na bawas na sa isipin nila yung pagbabalot. Oo. Alam naman natin pag umuwi sila rito, may grabe yung balot, mm-hmm. Diba? Ilan bag sila, ilang bag, lahat 'yun ibabalot natin. So kawawa, parang ibigay natin yung sabi nga bayani natin sila, mga buhay na bayani. Yes. But hindi natin ibigay yung peace privilege of mind. Oh, yung privilege ng peace of mind, masaya na, okay na 'yon yung pag-uwi namin at aalis kami ng hindi kami magkakaroon ng problema kasi alam natin pag aalis sila, yun na yung pera eh. Tapos na silang gumastos eh. Mm-hmm. So, balik sa trabaho ulit. Eh, pagdating doon, mahuhulihan ng bala, masisira yung buong future nila eh. Kasi yun yung trabaho nila eh, pagiging OFW, tapos madidelay lang dahil sa ganito. Kawawa naman. So, sana sa mga taga-iya, ibigay na natin yung regalong yun sa mga kababayan natin, yung peace of mind. Correct. O, diba? At dahil dyan, no, comment lang po, i-share nyo sa amin ang inyong mga pananaw tungkol sa ating mga issue. Sa ating pagbabalik, makakausap naman natin ang MMDA tungkol dito sa isa pang napakainit, dalawang issue tungkol sa mga e-bikes at ang single ticketing system ng MMDA. Darwin? Okay. So marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik po ng Max Servicio dito sa DZRJ makalipas ang ilang paalala. Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado sa alas 9 ng gabi. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Gabay ng Bayan every Saturday from 9 PM to 9:30 PM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido. Hi, this is Rina Tolentino of Good Job Philippines together with Alan Visitacion and Barbie Atienza. Join us as we bring you all good news all the time here at DZRJ 810 AM Radio Bandido TV. Watch and listen to Good Job Philippines every Saturday from 11 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. This is Francis Guzman on Good News Filipinas, where we have our discussions of the day and the issues that involve advocacies of life and truth, they matter. Airing on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV. Good News Pilipinas. Watch and listen to Good News Pilipinas every Sunday from 12 noon to 1 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Mga kapugad, ito po si Attorney Darwin Cañete. Inaanyayahan ko po kayong manood at makinig sa aming programang Pugad Vloggers dito po sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV. Watch and listen to Pugad Vloggers Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Then
Nagbabalik po ang Max Servicio dito sa DZRJ at Radyo TV. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, si Darwin Shornak. At ako naman po, si Jessica David, sa ngalan ng ating nag-iisang tol, Mac Ignacio. Ito po ang Max Servicio at dumako na tayo, Darwin, sa ating susunod na topic. Yan, maganda. Napag-usapan natin to nung kailan lang, di ba? Mm-hmm. Yung paghihigpit dito sa mga e-bikes na to. Mm-hmm. So, at ngayon kasi, kaya natin to tinatakal ulit kasi siguradong sigurado na. Yan. No? Sa may April 15, may date na, no? Kung saan ipapatupad na nga sa mga pangunahing kalye sa Metro Manila ang paghihigpit or ang regulasyon sa mga light e-vehicles na tinatawag. Pasok dito ang e-scooter, ang e-bikes, ang e-tricycle, at syempre yung mga pedicab, guligleg, no? Yeah. At para tulungan tayo na himayin ang issue na ito, dahil sigurado kami na marami sa ating mga kababayan ang medyo nalilito pa dito sa bagong kautusan ng MMDA. Makakausap natin, Darwin? Makakausap natin ang Special Operation Group ng MMDA, si Mr. Gabriel Go. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Attorney Darwin and Ma'am Jessica, no? And of course, lahat po na nakikinig sa atin ngayong hapon na ito. Good afternoon, sir. At salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon para tulungan kami, sir, na pag-usapan itong regulation ng MMDA sa mga e-vehicles na tinatawag. Simulan mo na, Darwin. Sir, unang tanong po, magkakaroon pa po ba ng extension itong petsang ibinigay po ng MMDA? Well, apparently, sir, no, wala na po tayo magiging extension on the implementation. Tuloy na tuloy na po, this coming April 15, tuloy na po yung pagpapatupad natin ng mga regulations tungkol po dito sa mga e-bikes, e-trikes, at iba't ibang mga e-vehicles po, no? So, prior to April 15, expect po na ilalabas na po natin ang ating implementing rules and regulations para magabayan po ang ating mga motorista at pati po ang ating mga enforcers po. Mm-hmm. Sir, yung 21 roads po na yon, madadagdagan pa po ba yon o yun na yon? Yun na po yon. Well, as of the moment, yan na po muna ang listahan, mm-hmm, no, ng mga kalsada na ipagbabawal po natin itong mga e-trikes, e-bikes dito po sa Kalakhang Metro Manila. For now, yan po muna dahil ito po ay mga kinoconsider na national roads, national highways at mga major thoroughfares po natin. Mm-hmm. Sir, yung paano naman po yung may mga designated bike lane? So kung yung bisikleta po na pinipidal pwede, pwede po ba itong mga e-bikes po na ito? Well, ito po, ang bike lanes po kasi natin, it was created to be used by pedal-assisted bikes. Mm-hmm. Hindi po ito maaaring gamitin na mga electric or motor-assisted bicycles. Dahil unang-una, delikado po ito eh. It has the connection to safety standards. Kasi ang mga nagbibisikleta, ang ating mga siklista, they use the locomotion of their feet to pedal the bikes, no? Pero pag assisted po ito ng electric or ng motor, nagkakaiba na po ito, especially when it comes to the speed limitation. So magkakaroon po tayo ng issues when it comes to road safety usage. Sir, kahit yung di ba meron po yung pinipidal pero at the same time may konting electric? Yes. Yung ganun po. So bawal pa rin po yun? Well, yung mga meron, as long as meron po tayong pedal assisted, maaari po itong gamitin as long as it is a bike po. Ang hindi lang po pwede pumasok sa ating bike lane ay yung mga malalaki po tulad po ng mga e-trikes o yung mga three-wheel e-bikes po natin or tinatawag natin e-tricycles. Mm-hmm. So, ibig sabihin, sir, no, ano po ba yung pinaka-main issue dito, sir? Yung speed po ba ng electric-powered like vehicles na to, like yun nga po, comparing yung typical na dipedal na bike as compared dun sa electric powered. Dahil po ba sa bilis ng takbo ito, sir? Yes, that is correct po, no, Ma'am Jessica. Kasi unang-una, the speed limit or the speed capacity ng isang bisikleta na pinepedal gamit ng paa, it's totally different eh, gamit po yung mga electric or motor assisted. Mm-hmm. So nagkakaroon po tayo ng issues dito na, for example, ang mga bike lanes kasi natin nagkakasabay, isa, dalawa, tatlo, or even more na bisikleta. Mm-hmm. Kung meron po isa doon o dalawa na mas mabilis yung speed nila or the speed capacity, there could be chances na meron po pwedeng mahagip. Mm-hmm. So yun po yung iniiwasan natin because for the past months, meron po tayo mga na-encounter na ganong issues po at we want to be kumbaga fair also with our cyclists na magkaroon po sila ng isang safe passage sa ating mga daanan
na kung saan magagamit po nila ang kanilang alternate source of transportation. Yes, correct, correct. Sir, sa ngayon po kasi, mas marami na po, sa nakikita ko, based on my observation, mas marami na pong gumagamit ng mga e-bikes, e-tricycle po, compare sa talagang dipidal. So, ang tanong ko po, sir, is magkakaroon ba ng lane para sa paggamit ng e-bikes po? In the near future, perhaps. Near future, or magmimix na ba sila ng bike lane? Mga ganun po. May mga ganun kayang future plans, sir. Well, sa ngayon po kasi wala pa po tayong any concrete plans on that. But that is one thing that we should consider also, no? Tulad po sa ibang bansa, meron po tayong mga specific bike lanes para sa mga cyclists. Meron din tayong specific lanes para sa mga electric bicycles or electric tricycles. So that is one thing that we can consider in the near future na kung saan para magkaroon po ng patas na pagpapatupad at patas na kumbaga environment para ito sa mga gumagamit ng iba't ibang mga klase ng sasakyan tulad ng bikes at mga e-vehicles po natin. Kasi hindi naman natin mapagkakaila at hindi natin may tatanggi rin. We are slowly transitioning into the green environment or the electrified era. Correct. So maganda po ang maganda ang pag-transition natin dyan for greener source of transportation. But also, we have to regulate and consider yung mga safety standards po na dapat nating i-implement sa ating mga lansangan. Kaya nga siguro ang may kukonek ko na tanong din dyan, sir, no? Baka siguro in the near future din, baka isa sa mga, ako personally, ang isa kong iniisip na paraan siguro, if we're after the safety of the cyclist o yung mga gumagamit ng mga e-vehicles, baka pwedeng marehistro na lang din sila, sir, or malisensyahan na lang din, hindi ba? Para, kumbaga, maging pantay-pantay sa mga gumagamit ng four-wheeled vehicles, sir. Totoo po yan, Ma'am Jessica. No? Actually, if you're going to look back at the administrative order of the LTO, which is 2021-039, yung classification at consolidated guidelines ng mga iba't-ibang klase ng electric vehicles, there are certain provisions na nakalagay po doon na meron po mga classifications ng electric bikes, electric vehicles, na kailangan po talaga ng lisensya. And some are even required to use safety gears such as helmet, yes, elbow pad. So kasi we have to consider also yung structure nitong mga e-bikes, e-tricycles natin. Unang-una sa lansangan, ang mga four-wheel vehicles natin, they're enclosed. May pintuan, may bintana, so they're enclosed. You have a better barrier when it comes to safety. Pero itong mga e-tricycles po natin kasi, they're open. So they are not really meant to go at par or makipagsabayan dito sa mga normal vehicles natin. So we really have to implement, hindi lang po i-regulate, but implement also yung safety standard para lahat po ng ating mga kababayan na gumagamit ng iba't ibang klaseng mode of transportation, they will be well protected at magkaroon po tayo ng isang maayos na lansangan which adheres to road safety. Oo nga, sir. Siguro isang, sana po, no? Sana in the future, makonsider din natin yun, sir. Kasi, again, personally, sir, syempre lahat tayo bukod sa, you know, going for green transportation, isa ring kagandahan kasi, sir, is, you know, alternative means of transportation. Kasi hindi naman po kaila sa atin na ang hirap po talaga ng buhay dito sa Metro Manila. At, you know po, yung iba nating mga kababayan na nagtatrabaho, let's say, sa call center, yun po yung ginagawa na nilang simula nung nagpandemya nag e-scooter na lang po, hindi ba? So sana po in the future, no, baka pwedeng lisensyahan na lang or iano para magamit din po nila yung daan. Tama kayo, Ma'am Jessica. That is something that we really have to look into. Kasi po unang-una, when we share the road, when we use the road, there are certain responsibilities and liabilities. Kaya po tayo nagkakaroon ng lisensya. Remember, ang lisensya po ay isang pribilehiyo. So it's a privilege. The privilege comes with responsibilities. So in a way, pag nagkaroon po ng registration at lisensya, itong mga e-bikes or e-trike users po natin, unang-una, they have to undergo seminar. Pangalawa, they have to undergo examination to get a license. So magkakaroon po sila ng thorough knowledge or even more knowledge sa mga tamang batas trapiko at safety standards. So that is really something that we want to implement. At hindi po natin pinagbabawal ang gumamit nitong mga alternative electric vehicles. But it's just that we want to implement yung safety natin. Kasi nakikita natin sa kalsada,
for the past weeks, for the past months, meron po tayong makikita mga e-tricycles na dumadaan po sa ating busway, which is napakadelikado. Correct. So, giving them the benefit of a doubt na since wala po silang lisensya, hindi po nila alam kung ano yung tamang pala mga batas trapiko natin. So, having them with a license, mas magkakaroon po sila ng tamang knowledge, know-how po. Correct, no? Tapos, sir, dito, no, hindi ko lang po alam kung kayo po ay nagagawi dito sa Maynila. Mm-hmm. Pero, dito po, marami po sa Maynila na e-trike ba ang tawag doon? Oh, yung pinapamasada, yung para, sir, tuktok na counterpart sa Thailand. Hindi ko alam, sir, hindi ko rin alam kung may ano may franchise sila. Oo, ano ba yun, sir? E-trike ba yun? Ako din po ay nalilito. E-tricycle po ba yun, sir? Yes, actually, yung mga nakikita natin, no, itong mga, well, actually, they use it as a mode of public transportation. Yes, Unang-una kasi, when it is a public transportation, there should be a franchise regulation. Uh-huh. Pangalawa, ayan na po tayo sa issues ng lisensya at registration. Mm-hmm. So, tulad po ng sa Maynila, they are slowly transitioning to limiting the routes ng itong mga e-tricycles po nila. Mm-hmm. Kasi, if you're going to base it on the DILG memo and even the administrative order of LTO, yung mga e-tricycles natin, they are only allowed on certain secondary roads. At secondary hindi po talaga sila po pwede sa national highway or national road. Mm-hmm. So, we have to regulate, we have to put into consideration yung mga ruta na pwede po nilang gamitin at daanan lang po. Kasi sir, ang nakikita ko, no, parang may mga biyaheng Pabinondo, Divisoria, Taft Avenue. Ang Taft Avenue, sir, kasama, no? Tama po ba? Oo po yan. Oh. Actually, dyan na lang po. Taking into consideration yung R10. Yes. Road 10 is a very big highway na dinadaanan po ng mga trailers, trucks, etc. At makikita natin, merong dumadaan na e-tricycle or even yung tawag po natin na parang tuktok po ng Thailand. No? So, unang-una, it comes to the issues of registration. Walang registration to mga to. So, how will they be held accountable if ever nagkaroon po ng aksidente? Kaya yan po ang talagang kinoconsider natin on coming up with this, coming up with the IRR on the limitation or regulation of e-bikes and e-tricycles. Mm. So kasama pala so, ito. So kasama po sila sa mawawala. Sa April 15. Well, hindi naman po mawawala, no? But they will be regulated in such a way, yung mga ruta nila, malilimit po. Mabibigyan po sila ng certain routes na pwede lang po nilang daanan or to service yung mga publiko na tumatangkilik po sa itong mga electric public modes of transportation. So for example, siguro mangyayari dito, Darwin, no, hindi na katulad ng pinapakita naming video, sir, no, ito ay kuha ko sa Taft Avenue. Hindi na siguro sila dadaan sa Taft Avenue, sir, no? Ganun ang mangyayari. May alternate routes na sila. Yes. Actually, Ma'am Jessica, no, for the past weeks, several local governments are already regulating and limiting it. Kahit na hindi pa po lumalabas ang IIR natin. Mm-hmm. Sila na po mismo, they are taking the step ahead para matugunan po itong problema natin when it comes to itong mga e-tricycles na dumadaan po sa mga kalsada na dapat hindi po pwede. As I said, there has been an administrative order under LTO na po na kung saan nakalagay yung classifications and consolidation of the type of vehicles and kung saan lang po sila po pwede. So sir, ito po yung ano, pag ginamit po itong e-trike na to sa mga ipinagbabawal na lungsod at nahulihan po sila ng local government po na enforcer tulad sa Manila po, MTPB po ang makakahuli. Paano po pag nakahuli ang MTPB, pwede matitikitan po ba nila kung sakaling may lisensya itong naka-e-bike? Yes, that is correct po, Darwin. Matitikitan po sila. And worst comes to worst, let's say lang ha, kung meron po kayong lisensya, matitikitan kayo. But what if kung wala pong lisensya? Yes. So dyan po pumapasok na impoundable na po ngayon ang mga e-tricycles or e-bikes po natin. Sir, pwede bang mag-ticket yung MTPB? Pwede silang manikit? Well, as of the moment po kasi tulad po niya, may nilabas po ang Korte Suprema ayun na order with Capco. Ayun na, pag-usapan na natin. yung MMDA lang po ang pwedeng manikit. Well, actually, on behalf of the agency, we are thankful dahil mas lalong kinikilala yung aming kapasidad and kapangyarihan po namin sa pagpapatupad ng mga batas trapiko sa buong Metro Manila. And pangalawa, mas pinagtibay po itong ating bagong STS or tinatawag natin single ticketing system. But we have to admit, no, ang aming ahensya, our manpowers are also hand-tied. Mm-hmm. Mahirap pong
i-deploy po ang aming mga enforcers mula sa inner roads, secondary roads, hanggang sa national roads po natin. So talagang kinakailangan po namin ang tulong ng ating mga local enforcers at local traffic enforcement unit para matulungan po tayo sa pagpapatupad po ng mga batas trapiko. And with that, with the decision of the Supreme Court, for the meantime, kami po ay nag-decide during the Metro Manila Council special meeting na mabigyan po ng provisionary deputization po ang ating mga enforcers until December 31, 2024. So, ito po ang mangyayari dyan. Kasi may mga natatanggap po kaming reports na ang mga ibang motorista nakikipag-away sa mga local enforcers. Yes. Sinasabi, hindi kayo pwede manikit, MMDA lang pwede. Pinapaalalahanan po namin, yung order po ng Supreme Court is not yet executory. But for now, based on the decision, i-provisional deputization po namin sila, ang mga local enforcement unit, magpapadala po sila ng listahan ng kanilang mga enforcers on which kami po ay magde-decide para bigyan po sila ng provisionary deputization. Sir, since bibigyan pa lang sila, so ngayon po, yung mga hindi pa nabibigyan, pwede pa rin manghuli, sabi niyo nga po. Yes po, for now, tuloy pa rin po. Pinapayagan pa rin naman po ang mga local enforcers po natin na manikin. But actually, nag-upisa na po kami, no, Attorney Darwin. Last week pa lang po, meron na po mga ilang mga local government units na nag-submit na po ng listahan ng kanilang mga enforcers para mas mapabilis ang proseso ng pag-i-issue natin ng provisionary deputization po sa kanila. So until December 31, sir, merong deputized po ng MMDA ang mga local government, local government na traffic enforcers na manikip. Yes, that is correct. It is a provisionary deputization. Provisionary. Sa lahat po ito ng mga lungsod sa Metro Manila, sir? Yes, that is correct po, Ma'am Jessica. Lahat po ng 17 cities sa Metro Manila, magkakaroon po tayo ng provisionary deputization po. Kasi sir, itong issue na to, actually, kung hindi po ako nagkakamali, nag-ugat dahil dito nga sa single ticketing system, sir, no? Kamusta po ba, sir, ang implementasyon nito? Simula noong 2023, sir, ito, hindi po ba? Yes, that is correct, no? Alam niyo, Ma'am Jessica, napakaganda po na itong STS na to. Kasi unang-una, the system itself, nagiging centralized po tayo. Hindi na po ito magiging tulad po dati na pag kayo po ay natikitan sa Metro Manila, matitikitan kayo, for example, na illegal parking ng 1,000 pesos. Example lang po. Pagdating mo ng Makati, matitikitan ka na naman ng 1,000 pesos. So, nagkakaroon po ng discrepancy sa mga kulay na laging first offense lang. Ngayon, mas pinagtibay po ng STS dahil pag kayo po ay natikitan sa lungsod, let's say, ng Mandaluyong, at kayo po kinabukasan natikitan sa Makati, makikita na po kagad sa ating mga handheld devices na it is already your second offense. So mas naging nagkaroon po ng kapangyarihan at mas nagkaroon po ng pangil ang batas natin para to instill the discipline. And as of now po, most of the cities in Metro Manila are already implementing the single ticketing system at sila po ay nabigyan na rin po nitong mga handheld natin. Kung tutusin nga po, last week lang po ay formal na tinanggap ng City of Mandaluyong mahigit 30 handheld devices po natin para sa single ticketing system. And just to add po, ang mga local government units or mga local enforcement units natin, we are already asking them, encouraging them to submit yung mga iba't ibang violation nila sa kanila mga lungsod para po ma-revise po natin ito based on the single ticketing system. Pero sir, may mga lungsod pa sa Metro Manila ang hindi pa talaga fully implemented itong single ticketing system. Ganun po ba yun, sir? Yes, that is correct po. No? Kasi for now, yung mga handheld devices po natin, medyo limited po ang delivery natin. So, meron po mga ilang mga lungsod na hindi pa po talaga fully nabigyan or na-turn over po ang mga single ticketing system devices po natin. Sir, paano yung kunyari sa Maynila ang specific traffic violation penalty 1,000? Pag napunta ka po sa ibang lungsod, 1,500, magkakaroon po ba ng, dahil sa single ticketing po, pare-parehas na po bang penalty nito? Yes, that is correct, Attorney Darwin. Yan po yung ginagawa po namin. That's the reason why we are asking the local traffic enforcement unit na mag-submit na po sila ng kanilang mga iba't ibang violations. This is for us, no, to revise
yung mga penalties po nila based on the STS or the single ticketing system. Yung STS po kasi natin, it is meant to have kumbaga, as I said, single ticketing system. Mm-hmm. So kahit saan po kayo pumunta sa Metro Manila, iisa na lang po ang magiging penalties natin as per depending on the violation. So wala na po yung magiging, yun nga po yung sinasabi niyo po, Atty. Darwin, na sa Manila, 1,000. Pagdating mo sa ibang lungsod, 1,500. Mm-hmm. So nagkakaroon po ng nag-iiba-iba po tayo. Mm-hmm. So dapat iisa na lang po tayo. It should be uniform. Mm-hmm. Eh, sir, yung ano po, yung window hour, kasi sa Manila may window hour, sa Makati, wala po. Maapektuhan ba yan, sir? Yan, isa po yan. Ma-address din po yan through the single ticketing system. Dahil, maano po yan, mapipilitan po lahat ng lungsod na sumunod po sa isang patakaran. So, mawawala po dyan yung may kanya-kanyang window hour. Dito, walang color coding. Dito, meron. So, mababawasan na po yung mga discrepancies on that end. Mm-hmm. Kaya, napakaganda po nitong STS. Yes. Kasi, magiging uniform po ang batas trapiko natin within the 17 cities all throughout Metro Manila. Mm-hmm. Sir, naisip ko lang, no, kung manpower po ang isa sa mga dahilan kung bakit kinakailangan pa rin ng MMDA ng support ng mga local government units, possible ba yun, sir, na bakit hindi na lang po i-adopt ng MMDA yung mga local enforcers ng mga lokal na pamahalaan para uniform din, sir? Hindi ba? I mean, kasi ako, sir, personally, as a driver, nagkaroon ako ng experience sa Maynila na muntik na po akong mabudol, no? Ma-scam ng nagpanggap, sir. Nagpanggap siya na ano, na traffic enforcer ng MTPB. Alam na alam ko na yung, na ano yun, sir, na pwedeng kumanan, hindi siya yung no right turn, ganyan. Kasi sanay ako. Then apparently, ako po ay hinarang at balak pa akong lokohin na bawal daw. So sinabi ko na lang na syempre sa umpisa medyo nagpanik ako. Kinabahan kasi first time kong masita ng ganun in my sa ilang taong ko nagda-drive. Pero ang point ko, sir, is that yung itsura niya kasi, sir, hindi siya yung katulad ng uniform ng MMDA eh. Mm-hmm. So sa unang tingin mo, nakamotor, merong pants na parang sa MTPB na / HPG na akala mo in authority talaga. Kapag vulnerable ka, ang taas ng chance na maloko ka. At akala ibigay mo yung lisensya mo or whatnot, no? So yun, sir, yung concern ko lang na siguro parang yung iba nating mga motorista, parang concern sila na baka lang prone sa abuses kapag may kanya-kanya pang enforcer. Not that hindi ako pabor, sir. Parang gusto ang personally po naiisip ko, ang ganda kasi na uniform nga. Even the uniform, literally, naka-uniform ng MMDA, sir. Yun lang naman po ay naisip ko lamang. alam niyo, Ma'am Jessica, no? there are really a lot of reports like that. Alam mo, nakakalungkot isipin na because of these actions of a few na apektuhan ang imahe, hindi lang po ng MMDA, but also the entire law enforcement ng buong Metro Manila. Pero yun nga po eh, ang inaano kasi natin dyan, like for example, itong upcoming provisional deputization natin, no? Maiiwasan yung ganung mga loopholes. Bakit po? Kasi once na sinubmit po ng mga cities yung kanilang mga listahan ng enforcers, automatic mabibigyan po sila ng identification card na nakalagay po sa kanilang mga uniforme na deputized by the MMDA. So once na wala pong ganun na identification card, hindi po legal yan. Pangalawa, inaan natin yung mga lack of manpower, kulang po kami ng manpower. And ang aming ahensya, we are continuously hiring, we are continuously training and encouraging yung mga kababayan po natin to join the Metropolitan Manila Development Authority para matulungan tayo sa pag-enforce ng mga batas trapiko na mag-apply po. Napakasimple lang naman po ang ating requirements when it comes to joining the MMDA team, no? Unang-una, para ikaw po ay mag-enforcer, you just have to complete at least 2 or 2nd year college. Mm-hmm. Pangalawa po niyan, you just have to undergo 72 units of training mula po sa aming Traffic Academy. And lastly, ang pinaka-importante, ipasa po ang exam. At once you do that, nakapasa po kayo,
you will now be officially part of the enforcement unit ng MMDA. Ayun, so sa mga kababayan natin, ano? For sure, sir, ang dami naghahanap ng trabaho, hindi ba? So, malaking tulong to sa mga naghahanap ng trabaho. Nangangailangan ang MMDA ng manpower, hindi ba? Pwedeng-pwede. Nasabi nga ni Sir Gabriel, yung mga qualifications, kayang-kaya, hindi ba, Darwin? Madali lang. Oo. So, yes. Ayun, sir, bago namin... It's very easy to join the team. Yes. Sir, bago namin kayo pakawalan, a few reminders po siguro, any final message po para sa ating mga... tama ba, sir? Light ang tawag sa kanila. Light e-vehicles? Yes, that is correct po. Ang tawag po kasi, when we talk about e-vehicles po kasi, maraming classification. Meron po yung 4 wheels, 2 wheels, 3 wheels. Mm-hmm. So, this e-bikes or e-tricycles are called light electric vehicles po. Mm-hmm. To make it, kumbaga, mas majority yung tawag correct sa kanila. Pero so, kung yung 4 wheels, sir, like quad, parang may nabasa ko may quad pa, sir, na tinatawag. Bawal din po yun, sir? Yeah, actually, Ma'am Jessica, yung quad na yan, it falls under category, kung hindi po ako nagkakamali, category 4, mm-hmm, L3 or L6 ng LTO. So ito po yung talagang mga malalaki na nire-require po talaga ever since ng lisensya. Mm-hmm. So pwede, so, sir? So, hindi pa rin po pwede. Hindi pa rin pwede. Yung structure nila, hindi pa rin po katulad ng mga kotse. Mm-hmm. Tulad po ng mga, ano ngayon, yung mga bagong developments, marami tayong mga electric vehicles po talaga. Mm-hmm. Yan yung mga sasakyan na talagang po pwede po yan sa highway or sa national roads kasi they are the same as our regular vehicles but they are just electric powered. Electric powered. Okay. Sir, any final message, Sir Gabriel? Well, unang-una, para po sa ating mga motorista, lalo na po itong upcoming April 15 on the implementation of our regulation when it comes to e-bikes, paalala lang po, kung alam po natin na pinagbabawal po tayo dumaan doon, huwag na po tayong dadaan dahil para makaiwas po tayo ng penalty. And worse, ma-impound pa po ang inyong mga e-bikes. Alam naman natin, napakamahal po itong mga to. Mm-hmm. So ayaw naman po namin kayo basta-basta na po hulihin. But reminder, this is not about pinagbabawalan kayo, but this is about regulation and implementing what is right po. No? Para magkaroon tayo ng isang safe at maayos na lansangan sa buong Metro Manila. And as always, we remind the public to implement road safety sa pagmamaneho and be cautious po sa ating mga environment tulad po sa mga pag-illegal parking dahil napakalaking problema din po yan. Yes. Kung alam natin bakit po pumarada, huwag na po tayo pumarada dahil baka matikita kayo or mataw pa po kayo. Oo, maso yung mga bike lane na napaparkan, sir. Yes, totoo po. Sidewalks. Yan. Yes. May mga sidewalk, ano po yan, paalala lang po, it's meant for the passage ng ating mga pedestrian. Yes. At hindi po ito para maging extension ng mga karinderya or even okay gardens po natin. Yes, sir. So yun po, maraming salamat, Sir Gabriel Go, Special Operation Group ng MMDA. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po at happy Sunday po sa inyo lahat. Happy Sunday po. Napakinggan po natin si Sir Gabriel Go mula sa MMDA Special Operations Group. Yan, marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Magbe-break muna tayo. Magbabalik ang Max Servicio makalipas lang ang paalala. You're listening. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streama. That's Streema. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. I just want to
Japanese partner. This is Joe-san. They said when the Filipinos made the guitar, there was soul into the guitar and soul into making it, which wasn't there in other countries. You know, together we have about 50 years of manufacturing experience with RJ Guitars and Bacos. We've been exporting for years mainly to Japan, and we all know how the Japanese have the strictest quality standards. You go to Japan in a music store now, and you'll see made in the Philippines Bacos guitars, which Japanese look up to and have accepted. And I think it's about time we accept and look up to our own products too. Gentlemen, I am joined by the man himself, the king of rock and roll in the Philippines, Mr. Pepe Smith. How do you find the instruments that RJ Guitars are making now? Yeah, I always loved it. Definitely the new one. How does it make you feel that all of this is Philippine made? Well, I'm happy, I'm glad, because they sound like they're imported. Finally, to have this kind of quality, the standard that they have, and we respect the Japanese very much when it comes to innovation and stuff, but we're happy that all these are Philippine made now, so, which is even more exciting. I like it. Very, very unique. It really has matched up to what is expected with RJ. It's stepped a big notch. I was really impressed, especially when they came out with this bass. I thought, and in the picture, I was like, wow. I gravitate on the SG. I'm an SG guy. I've always been an SG guy. And when I saw that mango wood thing, and I fell in love with it instantly. And when I held it, it really sounded good, man. I've been a fan of RJ naman since I was a kid. It's amazing. It's really made well, and the quality is very, very nice. So it's amazing to touch something like this here in our local soil. I would definitely play one for those looking for an excellent quality, locally made guitar. Check this out, because for me, at the end of the day, if it's made by, you know, with love and soul, it's there. It's an amazing guitar. Hi there, ako po si Salvador Sal Panelo, nag-aanyaya sa inyo sa aking programa ngang pamagatay Kontrabirada. Kung gusto niyo pong manood, makinig sa isang malalim, masusi na pagtatalakay sa mga nagbabagang issue ng bansa, samahan niyo po ako sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Contra Virada, Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Mac Ignacio, Tol Mac Ignacio, balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo, Mac Serbisyo. Okay, nagbabalik po ang Mac Serbisyo sa DZRJ Radyo Bandido at RJ TV. Ako po si Darwin Shornak. At ako naman po si Jessica David, sa ngalan po ng nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ito po ang Mac Serbisyo sa DZRJ at RJ TV. Kanina sinabi natin na tumutok sila sa Tol Mac Ignacio at mag-comment, makisali sa kwentuhan natin. At yung may magandang comment po, mabibigyan natin ng premyo.
na 500 pesos po yung mapipili. Mm-hmm. Kaya mag sasali daw yung mga tao sa booth, no? Sa 500 pesos. Kaya mag-comment kayo, no? Maglagay, iwan nyo yung inyong mga opinion, suggestion, violent reactions. Babasahin namin yan, di ba? Para mapili namin kayo, no? Bukod sa pabate, bukod sa pa-shoutout, ang pipiliin namin yung connected sa topic. Para kunwari, talaga nga, hindi pala kunwari, para ramdam na ramdam namin na kasali namin kayo sa usapan ngayong hapon. So, babatiin pa rin natin yung mga nag-comment kahit hindi related sa topic. Kahit pa-shoutout lang. Kahit pa-shoutout yan. Batiin natin si Reagan Dedel watching from Barangay 753, Zone 81. Si Ma'am Marilugaa from Barangay 649, Baseco Team. Jackie Love Glory from Barangay 754. Imelda Navara from Team Baseco, Team Tolmac. At kila Kay Ann, Berna Bustamante, Rowena Alegre, Job Joy Vasquez, Imelda Navara, sino pa ba? Itutuloy ko, no? Tuloy ko ng itong mga Facebook live audience natin na nanonood din, no? Si Mama Lourdes Mutante Delgado. Happy viewing po, Mama Lourdes. Victoria Wevia, Mike India, Carmelita Duanan, Wilma, Ma'am Wilma Montaño Turingan, si Reagan na kanina nabanggit din natin, Berna Bustamante, Edu Peñaflor de los Santos, Imelda Navara, Jackie Lula of Glory, Mari Lugaa, Cyrus Lia Bulios, Joan Gonzalez, at ang ating kababayan na OFW, of course, na si Sir Mer Gekomo. Yeah. Ipa-shoutout din ni Ma'am Imelda si Boss Cristo Hispano ng Action Team, Tolmac Ignacio. So shoutout sa iyo, Boss Cristo Hispano. Mhm. So mabalik tayo, no, habang hinihintay natin ang comments ng ating mga listeners, mabalik na tayo sa marami pa nating dapat pag-usapan from NAIA to MMDA. Ngayon mapunta tayo sa nag-trending na issue sa LRT1, Darwin, no? Medyo funny to. Late na yan nakita, sa totoo lang. Late na, oo. Kasi isang netizen ang nag-post na UN Avenue Station, LRT1, Taft, ayan, no? Ang nakasulat, Taft, National Bureau of Investigation. Hindi mo alam kung slang ba to or what eh. Investigation. So nag-trending yan. Oo. Kasi ayun na nga, no? Medyo ginawang katatawan na ng ating netizens. Maganda naman yung sagot nila, oh. Oo. Literally challenge. Yan, oo. Witty din ang sagot ni Light Rail Manila Corporation, ang nagmamanage sa ating LRT1. At as of yesterday ba? Basta nito, no? Hanggang kahapon nakita ko sa mga balita, tinakpan na nila. Parang nakita ko rin, wala na. Wala na. Na sayang nga eh, kasi malapit lang ang aking trabaho dyan sa UN Station. Sana pala napuntahan ko. At hindi ko rin napansin. Hindi ba? Kasi kapag malapit lang naman ang pinupuntahan ko, alam mo eh, instead na magdala ng sasakyan, talagang inu-utilize ko ang LRT, MRT, no? At parang lately, siguro last 2 weeks, sumakay pa ako dito. Hindi ko napansin ito. Hindi mo rin kasi siya masyadong mapapansin. Oo nga eh. Hindi ka na titingin dyan eh. Lalo na kung normal naman na sumasakay ka, hindi na parang maganda. Oo nga, totoo, no? Hindi mo na. Kung di ako nagkakamali, based dito sa itsura na ito, bandang dulo to sa may mga babae. Kung hindi yung pambabaeng section. Ayan, medyo malayo nga. Ayan, nakatakip na. Mm-mm, tinakpan na nila. Kasi nga sabi ng LRMC, literally challenge daw, no? Hindi na rin siguro nila na double check, no? Hindi na nila so, na double check. Tinake? Nung nag-trending to, paano to tinake ng mga kababayan natin? Ayun, natatawa. Wala namang nainis. Medyo yung iba, parang yung ibang netizens, parang may nabasa ako. Siyempre, alam naman tayo mga Pinoy, ano tayo, bardagulan tayo, di ba? Grabe tayo makakomment sa isa't isa. Yung iba sinasabi, grabe naman kayo, parang ang gagaling nyo naman sa English.
Parang ang pa-perfect naman daw. Ikaw, ano take mo doon, Darwin? Sumausaw tayo kahit medyo tapos na at solved to. Anong take mo dyan? Pampalight lang. Kasi yung mga nag-LRT, siguro, nag-LRT, pagod na rin. Kung makikita mo yun, kahit paano mapapangitike, mababawasan ng konting pagod. Tinignan lang nila kung attentive tayo mga Pilipino. Ayun, baka nga, tinetest. No? Gaano kadalas, malay mo may games pala sila na kung gaano katagal mapapansin tong investigation na to. Dapat pala kinuha kang ano ng LRT, no? Sana nilusot nila na game lang yan. No? May papremyo kami. Sa ibang station may ganyan ulit. Oo nga, no? Dapat nilusot nila ng ganun, ano? At ang nag-post, siya pa'y nanalo. Kasi kung nakapansin, magkakaroon ng 500 pesos. Correct. Din. Tulad dito sa pinamimigay ni Tolma. Yes. So, tinatest pa lang ating grammar and all, no? Na ayan, na ano nga, napansin na letter A siya. Kasi di ba, parang naging issue rin yan eh, yung mga Pilipino, parang medyo nag-left behind na pagdating sa mga spelling. Kasi nasanay tayo sa text, di ba? Sa mga shortcuts, tama. Mga ganyan. So, correct. Medyo nale-left behind na raw pagdating daw sa mga ganyang bagay, pagbabasa. So, tinest lang tayo ng pamunuan ng LRT. So, ibig sabihin, yung mga hindi nakapansin. Sigurado rin naman may nakakita niyan. Hindi lang pinost, siguro. Hindi rin napansin. Hindi rin napansin, o. Masyado ng pagod. Oo nga, sa sobrang nagmamadali ka, no, di mo na mapapansin. Hindi nyo tuloy na-gets yung joke. Oo nga. Sabi tuloy ng iba pang netizens na basa ko, parang baka iimbestigahan na daw yan, no? Yung pagkakamali niya. Pero naging mabilis naman ang pagtugon ng pamunuan ng LRT1 at ayun na nga, tinakpan na siya. Mabilis naman, no? Kasi ready sila, kaya mabilis silang umaksyon kasi alam nila na anytime mapapansin. Kasi nga game nila yan. Hiyaan na natin. Okay. Pa-contest pala ng LRT. Hindi tayo na-inform, no? Meron palang mechanics. Titignan mo yung mga wrong spelling. At least kahit pa paano, na yun yan, na-lighten up tayo, ha? Lalo na na-practice. Mga, lalo na yung mga nakakita niyan. Kasi hindi nyo na yan makikita ulit. Katulad nga ng sinabi ni Jessica, nag-LRT siya pero hindi niya nakita. Parang may na-miss siya na history sa Pilipinas. Oo nga, sayang nga Naisip ko nga tuloy bigla, ay tinakpan na, hindi ko na picture. Ano, wala tuloy akong... Malay natin, meron pa sa ibang station. Meron pa ulit. Tingnan natin. Meron pa pala sa ibang mga istasyon, di ba? At least lang attentive pala, no? Napatunayan natin na very, ano pala, into details ang ating mga kababayan. So, yun lang. Napag-usapan lang natin yan kasi nga marami nag-post, maraming nag-joke about it. Pero, itong isang issue na to, Darwin, hindi na to joke. Ayan. Maraming nainis. Hindi ba? Maraming nainis talaga dito sa issue na to. Kasi, at although ha, because of the power na naman ng social media, kaya nalaman na meron palang resort sa gitna ng maraming, ano ba ang hills? Burol, no? Ng chocolate hills. Ayan, no? Nakikita natin sa ating... Ang ganda ng gawa nila, no? Mm-hmm. Ayan. Tapos ganyan yung surroundings mo, chocolate hills. Chocolate hills. So, anong take mo dito, Darwin? Ikaw, personal ako, take mo. Ako, personally, nung nakibalitaan ko to, trending na. Yan. Pero mas namangha ako, since 2018 pa pala ito. Oo, matagal na pala. So, matagal. Madami nang nakaligo rito. Pero nagtataka ko, ba't hindi siya ganung nag-trending? Lalo na, ang ganda naman eh. Ngayon, pag nakita niya, maiinganyo kayong pumunta talaga. Mm-hmm. Ayun na nga. Diba? Ngayon lang siya na-discovery kasi yung mga travel vloggers yata. Okay. Diba? So, dahil nga na-feature na ng mga vloggers, kaya, yun, napag-usapan. Tsaka tingnan mo, yung lilim niya, galing mismo sa nature, na matatakpan ng araw yung hill. So, pag nagsuswimming ka, walang kaaraw-araw, tayo mga Pinoy pa naman, ayaw nating nasusunog sa araw. So, ang ganda nito. So, ang tanong ngayon, ano na ang gagawin nila rito? Ayun. Hanggang kahapon sa mga balita, temporary close na ang Captain's Peak. Kasi nga, medyo problematic. Ang sinasabi ng DENR, hindi sila nakapag-comply dun sa ECC na tinatawag or yung Environmental Compliance Certificate. Kumbaga, dun pa lang, may pagkakamali na itong resort na ito. So, paano to nabuo? Ayun na nga, ang tanong na lahat, no? Paano nakalusot? Hindi to overnight ginawa. Oo. Yung pag
yung pagbungkal ng swimming pool lang na yan, matagal-tagal din yan. So, may sigurado may makakapansin at makakapansin yan. Ayun na nga, no? Parang ang sinasabi ng lokal na pamahalaan sa Sagbayan, kung hindi ako nagkakamali, no? Eh, parang may go signal naman daw. Hindi ba? Kaya nga pinayagan eh. And siguro ganun din yung thinking ng resort owner. Kasi pinayagan eh. Kaya nagtuloy-tuloy yung construction niya. So ngayon, iniimbestigahan na tuloy ngayon ng iimbestigahan na ng DILG kung paano nga nagtuloy-tuloy. Hindi ba? Kung ECC pa lang, eh hindi sila nakapag-secure, eh ba't nagtuloy ang construction? Ayun na nga. Diba? Bakit pa siya nasimulan at natapos? So, anong gagawin? Since may temporary closure na siya, anong next na pinag-uusapan ba para igibain ba itong swimming pool? Kasi parang nabasa ko bawal to gibain kasi private property. Ikaw ang may alam sa ganyan. Ikaw ang ating resident law expert. Pagka ganun ba? Sabi kasi ba, private property to, sabi rin sa balita rito, na nang-acquire to as private property before pa lang i-declare na yung Bohol. Na ano, or heritage site. Eh kaya lang, hindi ibig sabihin na private property mo is meron ka ng authority gawin yung bagay na yun. So magiging ano pa rin, baka bawal mo yan lagyan. Tulad nito, bawal kang maging private, sa'yo yan, pero bawal mong gawing swimming pool yan, lalong bawal mo. Masisira kasi yung yung view, yung alam naman natin part yan ng yung Chocolate Hills, maganda yan, ano na yun, pinupuntahan talaga heritage site, heritage. Tsaka ang sagot na itong ano, na itong may-ari ng resort na to is hindi lang kami ang resort dito sa Bohol. Oo. Na mismo sa Chocolate Hills, hindi lang sa Bohol, mismong nasa Chocolate Hills. Nakita ko may mga initial reports na lumabas, no? Parang mga viewing decks, may mga cottages, parang dalawa na yung na-identify. Cottages. Pero sabi nila, isa doon sa kanila nagsabi, may ECC daw sila. Oo, naka-display pa yung ECC. Oo, naka-display. So, yan nga yan, ang mystery ngayon. Na dapat na namang imbestigahan ng ating gobyerno. Malamang ito nasa Senado to sa mga susunod. Oo, kinakasa na sa Congress at sa Senate na iimbestigahan na nila. Oo. Hindi ba? Nakakita ako ng isang meme. Ano sabi? Senadora to, senadora. Ang meme, parang ano, pwede pala dyan. Oo, alam naman tayo, marami tayong mga mini-meme. Pwede pala dyan. Tapos yung nag-isip na yung senadora, pwede pala dyan. Oo. Sabi ko nung nakita ko, ang bibilis ng mga Pilipino, witty. Ay, talaga. Sobrang witty tayo sa mga ganyan. Oh. Sa mga ganyan, saw-saw talaga tayo. Oh. Ang bilis natin gumawa ng meme, no? But kidding aside, no? Kasi, well, bukod sa cultural heritage ito, no? Mm-hmm. Yung environmental factors, kasi mga hazardous waste, mm-hmm. yung sewerage system nito, di ba? Actually, yan yung mga binanggit. Mm-hmm. Kung bakit may temporary closure. Mm-hmm. Kasi nga, yung waste ng tubig, yung saan waste pupunta? Oh, yun, number one pa lang. Tapos parang nagdig sila ng water pump, parang bawal pala rin. Kailangan maghihingi ka muna ng permit. So maraming permit. Ang question is, mapapagiba pa ba tong pool na to? Kasi may mga ganyang scenario eh. Mapapagiba mo pa ba yung construction na yun? Sabi ng mga law experts, kasi narinig na rin to sa news, is hindi basta-basta mapapagiba. Kasi nga private property, hindi natin, unless kukunin ng gobyerno yon for public use, pwede. Kaya lang, ito, private property, medyo malaking diskusyon pa. So, ibig sabihin, yung area, di ba parang gitna eh. Gitna, maganda talaga. Oo, ibig sabihin private property yun. Oo, yun ang sabi, yun ang balita. Private property, owned by private people sila. Siguro hindi lang sila yun, no? Baka naman sa dinami-rami ng chocolates, lahat ng gitna nun, baka may mga private owners yun. Edi magkakaroon tayo ng ganitong problema. Kasi bukas tayuan, pag sinabi tayuan mo ng bahay, edi lahat ng gitna, tulad na sinasabi mo, Jessica, lahat ng gitna may mga bahay-bahay na hindi pleasing sa mata, sa tabi ng Chocolate Hills. Kasi mawawala yung ganda ng Chocolate Hills. No? Siguro sa gilid sana. Sana naisip din ng pamunuan yung, I don't know, no? Kung paano nila kinonceptualize itong
maganda, no? Maganda yung idea, pero sana isipin din natin yung harm na pwede niyang dalhin, yung impact niya sa ating kapaligiran. Ako yun yung number one concern ko eh. Kasi pag pinayagan to, Jessica, pag pinayagan tong resort na to, bukas meron na ulit yung resort sa isang. Oo nga, magsusunuran na yan. Magsusunuran na yan. Ay, property ko pala to eh, property ko pala to. Eh, alam naman natin, napakasela. Nandiyan dyan yung mga endangered species natin. Ayan, tama, tarsier. Eh, nung nagpunta ako ng Bohol, kahit picturean mo nang may flash, yung tarsier, bawal. Bawal mo rin siyang hawakan. Mm-hmm. Ganon kabilis, ganon sila ka-sensitive, ganon sila kabilis ma-stress. Paano kung merong swimming pool sa tabi ng bahay nila? Oo nga, no? Tapos magiging subject ng, siyempre, pag may resort, kasama na dyan yung may inuman. Magluluto-luto, ihaw-ihaw. Naku! Anong magiging dating nito sa mga endangered species na yan, mga correct. Tarsier? So maraming question. Kaya lang nagtaka ako, since 2018 pa to, pero ngayon lang. Ayan na naman, no? Very consistent yung reaction mo, no? Kanina sa Tanimbala. Oo. Ngayon naman, itong resort na to. Pag lalawakan natin yung isip natin, may nagtatago ba kaya? Ayun, no? Kung hindi pa nalalabas sa social media, hindi pa natin malalaman. So, secret muna ba ito nakaraan? Nung mga nakaraang taon, secret ba? Mm-hmm. Yung hanggang umabot na lang sa... Ilabas na lang natin pag mahirap ng gibain. Mm-hmm. Pwede, may naman, mga ganon. No? Pero I doubt, kasi may nakita ako, nagsusponsor ng event ang resort na to na event ng government, ng local government nila eh. So, alam. Sigurado alam, baka nga may business permit to eh. Ah, meron. Sa balita, meron. May business pa, so, updated. Alam talaga ng, ano, ng, sigurado alam ng LG. Mm-hmm. Kaya yun ang iimbestigahan ngayon ng DILG, ng Kamara at ng ating Senado. Hindi ba? Ngayon yun ang kanilang bubusisiin. Hindi ba? Kung paano nakalusot. At syempre, mapapaisip na tayo, no? Kung nangyari sa Bohol, baka naman pati yung mga iba sa mga pinagmamalaki nating mga, you know, tourist sites, eh ganito rin ang nangyayari. Hindi ba? Magbasa lang tayo ng comment. Go ahead. Sabi ni Mapesos Mary Ann Navalta, nakakapangit tingnan. Totoo naman nakakapangit kasi di ba dikit-dikit yung green, biglang magkakaroon ng colorful. Doon maganda yung pool, ha? To be honest, to be fair, maganda yung gawa nila ng resort. Kaya lang, doon sa venue, sa kung saan tinayo, nakakapangit nga tignan. Mm-mm. At sabi naman ni Reagan Dedel, sino naman nagbenta ng area doon kaya nagka-private property? Mm-hmm. Yan. Sabi, before pa lang talaga magkaroon, maging heritage yung Bohol, sabi, nabenta na yan. Kung sino nagbenta, Reagan, alamin natin yan, ha? Sabi rin ni Cesar Gonzalez, hindi maitatayo yan kung hindi sasaksakan ng lakas ng may-ari. Imagine 2018, nailihim ang pagpapatayo niyan. Imposibleng walang alam ang LGU dyan. Aware, apparently, aware. May business permit eh. Oo, diba? Pero yung ECC nga na, na from DENR ang hindi nila na-secure. Yan. Sabi naman ni Merge Como, ha, alam ko yan, yung senadora na pwede pala dyan. Oo, no? Sabi ni Marilugaa, buti at naipasara na po yung resort. Kasi talagang pangit tignan, nakakasira ng magandang view ng Chocolate Hill. Sana di na po mag-open yan. Alam nyo, sa kabilang banda, nauunawaan ko naman yung siguro yung mga taga doon ano. May magandang nasabi si Senator Robin Padilla, in fairness, ha? Nasabi niya na parang magandang kausapin na rin yung mga taga Bohol kasi sa kanila yan eh. I mean, 'di ba? Sila yung mga residente diyan. Pero yun na nga, siguro for awareness, education and all, 'di ba? Na baka kasi hindi sila ganun ka aware na uy, ito pala ay cultural heritage site na bawal. Bagaman maganda yung intention nila na i-boost yung tourism ng Bohol, eh kailangan timbangin natin. Hindi basta-bastang magpapagawa ka. Nandiyan yung i-consider mo yung environmental factors and so on. Tsaka marami naman pampuesto eh. Sigurado naman sa Bohol, kung resort naman ang gagawin yung
isa sa tourist spot. Maraming pwesto sa mall. Huwag naman sana sa gitna ng mga chocolate hills. Talagang talagang tulad ng sinabi ng isang commentator, ay commenter rather, hindi talaga nakakaganda tingnan. Oo, sabi nga ni Congressman Erwin Tulfo, no, para daw kulugo ang itsura. Di ba? Parang kulugo na parang may sumulpot. Hindi ba? Kasi misplaced siya eh. Hindi tama yung pwestuhan niya. Although ha, may mga matatapang na comments na may mga vloggers na parang ang comments naman nila sa ibang bansa daw may mga ganun eh, na kumbaga parang yung ganung ganun yung style, mapangahas yung style na nasa gitna. But then ako personally siguro hindi pa rin kasi pine-preserve natin yung area. Totoo. Hindi totoo ba? Saka ganun ba yung pag tinignan natin to bukas makalawang magkakaroon tulad na napag-usapan natin, magkakaroon ng may-ari niyan. Imagine niyo yung Chocolate Hills natin na tourist spot sa buong mundo, may magiging resort na lang. Parang for me, nag-agree din ako na hindi siya maganda. Mm-mm. May mga lugar para dyan. Huwag naman sana yung talagang nature natin na scenery ng nature. Sayang talaga. Pwedeng sigurong ginawa nilang option dyan. Tour na lang eh. Mm-hmm. Diba? Pero yung resort nila, medyo hindi dun sa talagang gitna ng Chocolate Hills, no? Tapos itutour na lang nila doon, di ba? Mas pagandahin pa yung tour. Yung makakaikot-ikot ko talaga sa mga hills. Oo, hindi yung talaga sa gitna nagtayo. No? Nagulat din ako. Kasi my mom is from Bohol, no? And malapit sila dyan. Wala kaming ka-idea-idea, although matagal na kaming hindi nauwi ng Bohol, no? Wala kaming ka-idea-idea na may mga ganun na pala. May pa-resort sa gitna ng Chocolate Hills. Pero ulitin ko, ang ganda po ng resort nyo. Hindi lang maganda kung saan nyo siya tinayo. Correct. Ituloy pa natin ang usapan, Darwin. No? Magta-time check lang tayo, Darwin. Time check, alas 2:30 ng hapon. Magbabalik po ang Max Servicio sa Radyo TV. You're listening. This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Mystical Buffet every Saturday from 9:30 p.m. to 11 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ako. Yan, tuloy po natin ang talakayan sa Max Servicio sa DZRJ Radyo Bandido. Ako po si Darwin Shornak. At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po ni Tolmac Ignacio, ito po ang Max Servicio sa DZRJ at RJTV. So ngayon, Darwin, bago tayo tumuloy pa sa mga maiinit nating talakayan, siguro dumako na tayo sa pinakaabangan ng lahat. Yan. Balik tayo sa Max Servicio. Alam nyo naman po, sa mga bago lang na nakakapanood sa amin, nakakasubaybay, meron, ito pong Max Servicio, may portion po rito na kung tawagin natin ay Dear Tolmac, kung saan susulat po kayo sa Tolmac na Facebook page at saka sa Max Servicio, susulat po kayo, hihingi po kayo ng tulong, medical man yan o financial kung para sa kalusugan nyo. Ipaliwanag nyo po kung bakit, at pag yan po nabasa ni Tolmac at naantig ang kanyang puso, 100% magbibigay po siya sa inyo ng tulong. Mm-hmm. Marami pong sumusulat, kaya lang po ang napipili lang po is isa lang po kada linggo. Mm-hmm. So pinapalabas po namin yan tuwing linggo rin po rito sa Max Servicio para makita nyo po kung sino yung napili po natin at malaman nyo yung storya po nila. Correct, no? Kasi bukod sa public service na pagbibigay ng kaalaman, bahagi din po ng servisyo publiko ng Max Servicio ay ang aktual na pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa munting paraan ng Max Servicio team at syempre sa pangunguna ni Tolmac Ignacio. Kaya ngayon, isa na namang mapalad nating kababayan ang nabigyan ng wheelchair. Tama ba, Darwin? Tama. Oo, no? At mapapanood natin ito sa ating Dear Tolmac.
Yan, panoorin natin. Ayan, hello, mga tol. Dito sa District 5 ng Manila. Nandito tayo ngayon sa barangay. 75 Gawad, Andrew Roman, I mean, at Tagawad, nandiyan ba si Chairwoman? Yes, nandito. Sasamahan ko kayo. Halika na. Dalhin na natin ang regalo. Yes! Let's go! Para kayo mga contenders. Chairwoman Gotok, Chairwoman, on behalf of Tolmac Ignacio, kasi nais namin maglambing sa iyo, samahan mo po kami sa iyong constituent na si Mr. Edgardo Guevara. Yes, Mr. Edgardo Guevara. Balita po kasi namin ay sumulat daw po. Yes. At naiparating po yan kay Tolmac na kailangan daw po ng wheelchair. Opo. So, Chairwoman, tara po. Sige, excited na rin kasi. Yes. Excited na rin ako. Let's go! So, yan. Ayun, wow. No? Wow. Sigaw na natin. Kung anong ano, gaulit. Gano'n mo to. Yan, sigaw mo. Sigaw mo. Naku! Matutuwa naman yung matandang yun. Hello, Jinky. Hello, Jinky. At papunta na tayo doon sa constituent ni Chairwoman Gotok. Che, meron ka bang konting kwento dito sa iyong constituent? Bakit siya yung bibigyan natin ng wheelchair? Actually, si Mr. Guevara is a close friend po namin. At saka talaga pong sumusuporta yan sa Barangay 688 sa lahat po ng programa namin. Ngayon po, meron po siyang existing na wheelchair. Kaya lang, syempre, medyo old na, nasira na. So ngayon, nagre-request siya na makalapit siya sa mga ibang politiko na mabigyan siya ng wheelchair. So naisip ko naman na, di ba sabi ni Tolmac, madali naman siyang lapitan at saka may mag-servisyo siya. Dinesting ko lang na baka naman sakaling talagang totoo yung sinasabi niya. Pero totoo nangyari talaga, diba? Hindi na hindian. Yes, oo. Kaya ngayon medyo talagang hindi talaga ako napahiya dun sa request ng kapitbahay namin na to. Na? Ay, hindi ka nagdalawang salita ko ito. Ay, hindi. Nung sinabi ko talagang sabi sa akin, hayaan mo by next week. Sabi niya, ibababa namin dyan sa inyo yung wheelchair. Kaya itong kapitbahay ko po, medyo excited na siya na madala sa kanya itong wheelchair. Siya so this time, pwede siya magpaka-araw, di ba? Makapagpapangin. Galing siyempre kay... Branded ba to? Galing siyempre sa Tol ng Bayan, Tolmac Ignacio. Let's go! Okay, thank you po!
Hello, Tay! Wow, ayan, at ngayon ako po si Reagan, wow, isa sa staff ni Tolmac Ignacio. Kasama ko si Kagawad Gotok and Chairwoman Gotok. Halika po, dito hello po tayo. Po. Hello at po, at meron po silang sasabihin si Chairwoman sa inyo. Che, ano po ba yung magandang balita kay Sir? Sir, di ba sabi mo sa akin noong last week, kailangan mo ng ano wheelchair? Para nga naman kasi may medyo sira na yung wheelchair mo. So ngayon, eto, hinatid na namin sa iyo yung bagong-bago, branded daw to eh. Thank you. Paganda po na ano. Nung nagatandaan ko, nagano ko na punta ko sa eskwela, sira na yung wheelchair. Pero ano, nagpunta ko, nagboto ako. Bumoto po ako. Actually, nagpapa-request siya ng wheelchair sa iba. Sabi niya, baka matulungan mo ko. Pero bigla ako naisip talaga yung meron kayong max servisyo, ba't hindi natin subukan, di ba? Yes. So ngayon, sir, nasubukan natin. Ano masasabi mo? I'm very happy. Thank you for all the support. Maraming pong salamat. God bless you po. Sir, ito yung nagbigay, oh. Thank you po, Mr. Pambak. Mr. Mark, sa inyong tulong. At po ng Portuguese ng barangay. Si Chairman Irene, si Ben. Lahat po na mamahal sa barangay. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you po sa wheelchair. Malaking tulong po ito sa akin. Maraming salamat po. God bless you all. Palapakan natin, si Sir! Ayan, kaya naman Marvin, anong dapat gawin nila? Ano mga nanonood sa atin ngayon? So, pakilike lang po ang Facebook page na Tolmac at Max Servicio. Yun po, makikita niyo po ang mga ginagawang pagtulong ni Tolmac sa Cebu District ng Manila. At para updated kayo sa lahat ng kaganapan, yes po, at para updated kayo sa lahat ng kaganapan kay Tolmac Ignacio, ay follow at i-share nyo na po itong video na to. At malay nyo, di ba? Kayo naman ang susunod na bibisitahin ng team ng Max Servicio by Tolmac Ignacio. Muli po, maraming salamat, Chairwoman Aileen Goto, Kagawad Goto, dito sa Barangay 688 Zone 75. Palakpakan! Granted. Wish granted. Yes. Yay! Thank you, sir. Patulong mag-siguro. Mercy! Talaga naman. Very heartwarming. Mm. Congratulations, no? Mr. Edgardo Guevara ng Barangay 688 sa bago mong wheelchair. Alam mo, Jessica, kung ba't mahilig si Tolmac, sa, lalo na sa mga matatanda, sa pagbibigay ng wheelchair. Kasi na napag-usapan namin one time, yung lalo na yung mga matatanda na ayaw na lumabas ng bahay kasi naiisip nila, nagiging pabigat sila eh. Pabigat na sila. Hirap, gustong lumabas ng bahay, maiba man lang yung view na nakikita nila. Pero hindi, wala silang means para lumabas. So itong wheelchair na to, binibigay to ni Tolmac para maisama sa labasan o maipasyal yung mga mahal natin na senior citizen sa bahay. Tama. Kasi unfair naman sa kanila na pagkatapos nilang tumanda, na hindi na makalakad,
nasa bahay na. Sa bahay na lang. Oo, tayo namamasyal. So at least ito, sa tulong ng wheelchair ni Tolmac Ignacio, mas makakalabas na sila, mas makakapasyal, mas mabibigyan ng yung ngingiti na yung mga senior citizens natin. Totoo, no? Very noble yan, no? Kung iisipin mo, baka yung iba isipin maliit na bagay, pero malaking bagay ito, ha? Mm-hmm. Para sa ating mga senior citizens. Kasi yung sabi mo nga, yung simpleng makalabas sila, makapamasyal, makapagpahangin sa labas, napakalaking tulong noon, ano? Kaya maraming salamat kay Tolmac na naiisip niya yung mga bagay na ito na ibigay para sa ating mga kababayang senior citizens. Mahal na mahal talaga natin ang senior citizens. Hmm, talagang, ano eh, parang party na yan. Pinoy, bilang Pilipino, di ba? Ang hirap iwan ng mga senior citizen natin. Lalo na itong programa ni Tolmac, mas nakatutok sa mga senior citizen at sa mga kabataan. Oo, no? Yung dalawang yan, napakahalagang component ng ating lipunan ng senior citizens kasi unang-una silang nagpalaki sa atin. Oh. Hindi ba? Kumbaga, sabi mo nga tayo, nasa kultura na natin mga Pilipino yung pag-aalaga sa kanila. Kasi close family ties tayo, di ba? And para sa akin, yung pag-aalaga, hindi lang yan ibig sabihin na kasama mo po, porkit kasama mo sila sa bahay, counted na pag-aalaga yun. Ako dapat extra special. Hindi lang kasama. Oo. Hindi lang nabibigyan mo ng pagkain. Correct, di ba? Hindi porkit nabibigyan mo ng pagkain, may tinutulugan, alaga na yon. Oo, hindi ganun. Dapat nakakalabas, nai-enjoy pa rin nila yung tanawin, di ba? Yung view, makapagpahangin. Tsaka yung kwentuhan, ha? Ayan, correct. Alam mo minsan kasi na totoo naman, tulad ng nabanggit ko nung nakaraan, may kasama kasi akong senior sa bahay. Alam ko yung gusto nila. Gusto nila ng kwentuhan. Mm-hmm. Yung tipong wala, umupo ka lang sa tabi nila. Correct. Ikwento mo lang yung nangyari sa buong araw mo. Na-appreciate na nila. So tulad ng sinabi mo, Jessica, hindi lang mabigyan mo ng pagkain at mapatulog mo lang ng maayos, mapaligo. Yun na yung alaga. Yun na yung alaga. Oo. No? Tsaka syempre, di ba, gusto rin yan na, halimbawa, pagkalabas ng bahay, makipagkwentuhan din sa mga kapitbahay, kaibigan, hindi ba? Eh kung walang wheelchair, tatama rin na lang silang lumabas. Mahihiya. Oo, diba? Mahihiya. Ayan, totoo yan. No? Nakakapagbigay pa ng confidence. Hindi ba? Kasi pupunta ka, hindi iisipin mo, hindi ka na ganoong pabigat kasi kaya mong i-manual yung wheelchair mo. Correct, no? Mas mabibigyan sila ng confidence. Pero, bukod sa senior citizen, sa banggit mo nga, nakatutok din si Tolmac sa, ano naman, empowerment, youth empowerment din. In fact, meron kayong project na inter-barangay basketball tournament, right? Oo, no? Meron tayong video dyan. Makikita natin maya-maya kung saan. Nakita ko, no, napanood ko sa Facebook, na very exciting yung inyong liga. Kwentuhan mo nga kami dyan, Darwin. Actually, medyo malapit nang matapos itong part ng basketball na to. Gumaganda na yung labanan, nakikita na kung sino yung nagtatap, kung sino yung nawawala na sa top. Para makausad, tulad ng binanggit natin nakaraan, hindi lang to natatapos dito sa ligang ito. Kasi magkakaroon ulit ng ibang liga na kung saan itong nanalo rito ay lalaban sa mga nanalo sa kabila. So pagandahan to, pagalingan. At tulad ng sinabi ni Tolmac nung umpisa ng parada, nung nagparada tayo, nung umpisa ng liga, is walang uuwing talunan. Lahat may premyo. Yung pagsali nyo pa lang, may libre na kayong jersey, premyo na yon. Pero binigyan pa kayo ni Tolmac ng konting pangmeryenda para naman masulit yung pagpunta nyo sa parada. Oo, no, syempre effort din, ha? Tsaka talagang pinakita nila ang kanilang galing doon. Yes, oo, anytime. Pakita natin, ha? Pakita natin yung habang pinag-uusapan natin itong video sa inter-barangay. Tama ba? Inter-barangay ba ito? Inter-barangay. Inter-barangay. Makikita natin yung mga video. May audio ba? Oo, no? Tanggalin na lang siguro natin ang audio. Sorry, hindi ko yata nakuhaan. Oo, hindi ko yata na-mute kasi baka maano tayo sa Facebook. No? So, pakita lang natin para makita lang nila. Kasi nakakatuwa. Kaya ako ito kinuha kasi natuwa ako dahil very festive. Nakita ko nga may parade. Ang saya-saya. At mahalaga kasi na, alam mo yon na, ayan, di ba? Yeah. Makikita mo yung ating mga kabataan. Ayun si Tolmac. Ang pogi naman, no? Ayan. Gerik yung araw niyan. Oo.
Yan. Alam mo, natutuwa ako kapag nakikita ko na very active sa sports ang mga kabataan. Yan, totoo. Mm. Actually, yung court din na yan na pinahiram sa atin ni Chairman Mariano, napakaganda. Mas pinaganda para sa mga kabataan na yan. Yan, maraming dumalo. Mm-hmm. Maraming dumalo. Tapos may labanan din ng mga muse. Mm-hmm. Yan. Tulad din ng binanggit ko kanina, sabi ni Tolmac, lahat ng nag-muse na nag-participate, walang uuwing lukaan. Kasi tingnan mo naman, lahat nagpakita ng talento. Yan. Oo. Oh, di ba? Alam mo, ang gandang idea ng gano'n na. Ako, even with my students, di ba? Oh. I want them to feel na lahat ng efforts nila hindi nasasayang. Totoo. Maganda. Diba? Ayoko nung basta, halimbawa, competition, first prize, second prize. Gusto ko lahat merong, yung ma-rewardan ba? Di ba? Hmm. Ako, yung sumasali ako sa mga laro na ito dati, mm-hmm, yung muse, ang alam ko, rampa-rampa lang eh. Mm-hmm. Ngayon may talent. May talent na portion oh, na. Itong anong to, may talent portion. At mm-hmm, madalas ang talent nila galing sa TikTok. Ah! Yung sayaw ng TikTok. Very Gen Z talaga. Oh. Kaya nagulat ako nung nakita ko, alam, may talent-talent na pala. May talent muse. Portion. Kala ko kasi muse talaga. Ang taray, parang Miss Universe talaga. Parang yan, may, sila, ayan o. Oh. Silang dalawa yung naglaban ng talent. finals. Anong sa finals? Oh, talagang competition. So yan yung first runner-up, yung naka-black. Ang manalo, yung naka-blue. Yan. Oh, at may pa-premyo din. May pa-premyo. 10,000 ang binigay na premyo ni Tolmac. Talaga. At ilang teams to? Maraming teams ito? Ang alam ko, 14 teams. Na ang dami. Sa barangay, sa zone 80. Yung, Talaga namang todo sa pasiklab ng talent. Oo. Ang ating mga muse. Kumbaga, hindi lang ang mga players. Oo. Ang may exposure. Aba, special guest. Kasama, ang price tag. Talaga naman. Dapat pala in-invite niyo ako dyan, no? Hindi pa ako nakakapagpa-picture kay price tag. Very festive. Nakakatuwa. Kaya ako to kinuha at ipinalabas. Kasi nga natuwa ako. Ang saya naman. Oh, masaya. Ganyan kasuporta si Tolmac. Nung nag-speech siya, sayang hindi nakuha na ng nung nag-video. Oo nga. Yung sinabi niya nung speech na yon na yung maglaro lang, panalo na. Tapos kung mag-champion ka pa, bonus na. Bonus na. Uy, maganda yun. Kasi, nung pinopromote to ni Tolmac, tulad ng binanggit niya, mainitin talaga ulo ni Tolmac noon pag naglalaro kami. Pero, sa basketball. Sa basketball. Pero, yun yung malaking in-improve niya. Na at yun na rin yung gusto niyang matutunan ng mga kabataan natin. Na naglalaro tayo, hindi para makipag-away or maging kaaway mo yung ibang team. Naglalaro tayo para mas maging maayos tayo, maging yung camaraderie. Correct. Kahit kalaban natin yan, dapat paglabas ng court, magkakaibigan na tayo kasi nagkaroon na ng opportunity makapaglaro eh. Mm-hmm. Diba? Ang sinasabi nga, pag naglaro kayo, magiging okay na. Mm-hmm. Sana ganun yung maging mindset ng mga kabataan na. Correct. Pagkatapos ng laro, magkakaibigan tayo. Yun yung goal naman ni Tolmac eh. Mm-hmm. Magkaisa tayong lahat. Kumbaga, siguro paminsan-minsan, kasi physical game yan eh, di ba? Hindi maiiwasan yung mga na nagkakasikuhan, nagkakasakitan, pero sa game lang yun. Hindi ba? Dapat after nun, ang main goal talaga ng sports is to build, yun nga, sabi mo, camaraderie, mm-hmm, hindi ba, sportsmanship, yun talaga yung mas malalim na dinedevelop dito. Tama diba? Yan. Tsaka, gusto, alam mo, nung naalala mo ba, Darwin, no, nung SK, yung isa sa mga issue sa mga SK elections nung nakaraan, parang sa social media, ang isang bash is yung mga SK daw na ang project lang daw na alam, paliga ng basketball. Alam mo, ako, I would like to, parang oppose na, I mean, magandang proyekto ang sports, ha? Huwag niyong lalanglangin ang mga sports activities. Totoo yan. Alam mo, hindi ko sa pinagtatanggol yung mga SK, ha? Pero may mga SK talaga na ang programang napapansin, yung basketball. Pero bukod sa basketball, meron silang ibang programa. Mm-hmm. Baka yung nakakapansin lang na yung nagbabash lang is yung nakikita nyo lang. Yun lang yung nakikita nyo. Pero correct. Tulad yung isang na naging guest natin dito, SK. Yes. SK siya. Pero ang programa niya is printing, paggamit ng computer sa mga kalugar niyang walang computer. Mm-hmm. Hindi ka pumupunta, hindi ka nagpapaprint dahil may printer ka sa bahay, hindi mo na yung mapapansin. Mm-hmm. So, komportable ka na. Meron pa akong isang kakilala.
kahit dali mo lang dun yung paprint mo, sagot niya na yung pati papel, pati yung print, pagpiprint. Eh magkano pagpapaprint? Yung colored sa amin, 10 pesos. Correct. So kung magpapaprint ka na lima, 50. Malaking tulong na yun. Kaya hindi ako naniniwalang legal lang. No, correct. Nakikita, yun lang yung nakita mo, pero sigurado may ibang ginagawa yung mga SK na yun. Oo, kasi medyo na I felt bad dun sa mga SK na parang ganun yung binash during the campaign, no? Naniniwala ako na hindi lang naman yun. Totoo. Katulad nga na sabi mo, no? Hindi nila napapansin may ganun silang pa-project na pa-printing. Oo. Tsaka huwag nating lalanglangin yung mga sport, inter-barangay, interliga na mga pa-basketball, pa-volleyball. Oo. Na yan, ha? Kasi nga malaking bagay yun. Physically, mentally, emotionally para sa mga kabataan. Totoo yan. Diba? Isipin nyo, pag naglaro kayo, maraming malalayo kayo sa, una sa social media. Kasi iniiwas natin yung mga kabataan natin na mas maging, ano, na puro social media na lang. Pangalawa, yung katawan nyo, nakakita nga ako na isang post sa Facebook, noong 1920s, 1930s, bakit daw walang matataba? Kasi lakad sila ng lakad. Yun ang means of communication, correct, nila. Correct. Ay, ng transportation nila. Mas yung exercise nila. Eh tayo mga, lalo na nalululong na tayo sa social media. Hindi na tayo naglalakad. Nandoon na lang tayo. So wala na. Yung sports nga, minsan nasa cellphone na rin. Correct. Yung e-games eh. Mm-hmm. So, kung may ganitong programa sa barangay nyo, paliga, tama yun. Wag nyong langin. Bagkos suportahan nyo. Tama. Oh, ang swerte nyo ka, may mga court pa eh. Sa ibang mga lugar, correct, may mga barangay na wala ng basketball court sa sobrang siksikan na dito sa Manila. So, i-appreciate natin. Yes, oo. Wag nating i-bash, hindi ba? Kasi ang laking tulong, lalo na sa mga kabataan, kasi break nila din yan sa stress sa school or sa bahay nila. Hindi ba? Nagiging outlet din nila. Kaya ako nasabi, emotionally, psychologically, mag-good for the mental health. Hindi ba? So, ayun. I think, i-announce mo na, yan. Darwin, ang pinakahihintay ng lahat. Yan. Ang unang nanalo sa max servisyo natin sa pagko-comment. Ulitin natin, ha, ang i-comment nyo po, hindi po yung max servisyo. Ang gusto po namin marating dito is kasali namin kayo, yan, sa kwentuhan. So mag-comment po kayo ng related sa topic na pinag-uusapan natin at may chance kayong manalo ng 500 pesos. Yan. I-message po kayo ng Tolmac na page, tapos para magkaintindihan kayo kung paano mo makukuha yung 500 pesos mo. Kaya dapat siguraduhin na bukod sa naka-like, naka-follow sa DZRJ Radyo Bandido na Facebook page, naka-like at naka-follow din kayo sa official Facebook page naman ni Tolmac Ignacio, kasi through that Facebook page kayo i-coordinate or para ipaalam kung paano nyo makiklaim ang inyong napanalunan. At linggo-linggo ito, Darwin, linggo, tama linggo, ba? Linggo-linggo. Oo, kaya naman lagi kayong manood sa ating Facebook Live, pwede rin sa radyo, pwede rin sa TV, basta importante makapag-comment kayo sa aming, yeah, Facebook Live. Tulad ng sinabi ni Tolmac nung nakaraang linggo, itong Max Servicio, marami siyang gagawin na pwedeng mapalitan o tumigil, pero yung pagtulong sa Max Servicio, mananatili po yan. Okay? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. So ang napili natin, Jessica, ang sinabi niya, buti at naipasara na po yung resort kasi talagang pangit tignan. Nakakasira ng magandang view ng Chocolate Hills. Sana di na po mag-open yan. Siya po ang napili at ang pangalan niya ay si Marilu Gaa. Congratulations, Marilu. Makikipag-contact sa iyo ang Facebook ni Tolmac Ignacio. Okay, congratulations sa Ma'am Marilu. No? Sana huwag kayong magsawang manood. Huwag kayong magsawang mag-comment every week dito sa Max Servicio. Pati na rin, no, invite na rin natin lahat na mga nanonood. Ang daming mga nag-hearts, nag-likes. No? So, bukod sa heart at like, mag-comment na rin. Kasi sayang eh, nag-heart ka na rin lang. I-comment mo na para may chance kang manalo. Yan. Sali ka sa kwentuhan natin. Correct. Yung lang gagawin nyo, nakaupo lang kayo, manonood lang kayo, sali lang kayo sa kwentuhan, okay na, may chance na kayong manalo ng 500 pesos. Correct. Tsaka syempre, i-share nyo rin ang ating Facebook Live para parami ng parami ang nanonood at nakikinig, di ba? Kasi bukod sa natuto ka na, na-entertain ka pa, nanalo ka pa.
Tama. Oh, diba? Correct. At maraming matulungan. Totoo yan, no? Kasi pwedeng-pwede kayong mag-message sa Max Servicio kung meron kayong mga nais ihingi ng tulong o ihingi ng payo. Yan. Ayun, yun po talaga yung objective ni Tolmac Ignacio, ang makapagbigay servisyo publiko po. Okay. At dahil dyan, Darwin? Okay po. Dito po nagtatapos ang ating programa. Maraming pong salamat sa pagsama nyo at pagtutok dito sa ating programa. Ako po ulit ang inyong kaibigan, si Darwin Shornak po. At ako naman po si Jessica David, sa ngalan po ng nag-iisang Tolmac Ignacio. Ito po ang Max Servicio. Magkita-kita po ulit tayo next Sunday, alauna hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye. Happy Sunday. The views and comments of the hosts and guests are